Ito na ang simula ng Testimony on the Revelation of the Old and New Testaments by Chapter. Pagbati sa maraming pastor, seminarista at mananampalataya na dumalo sa Shincheonji Online Seminar. Ako si Shin Myung-gun na itinalaga upang maging host ngayon. Nais kong ipahayag ang aking taus-pusong pasasalamat sa lahat ng dumalo sa Shincheonji Online Seminar na ipinapalabas sa buong mundo. Bago tayo magsimula, tayo muna ay manalangin ng may isang puso at magpapatuloy na tayo sa seminar. Aming Amang Diyos na banal, kayo na puno ng pag-ibig at biyaya. Kami ay nagpapasalamat at lumuluwalhati rin kay Jesus na namatay sa krus para sa amin at naging sakripisyo para sa aming mga kasalanan. Muli ako nagpapasalamat at lumuluwalhati sa inyo para sa biyaya ng pagpapatunog ng trompeta sa buong mundo gamit ang YouTube sa pamamagitan ng mga salita ng bagong tipan na revelation na sinusundan ng talinhaga ng karyan ng langit ang mga salita ng realidad at ang mga paghahayag ng luma at bagong tipan ng kabanata bawat kabanata. Mangyaring tulungan ang lahat ng nakikinig ng salita na malinaw na maunawaan na ito ang panahon kung kailan matutupad ang aklat ng Revelation. At tulungan ninyo kaming maisip kung sino kami sa Biblia at kung ano ang kinalaman sa amin ng tunog ng huling trompeta na ito. Mangyaring tulungan ninyo ang bawat isa na makatanggap ng mahalagang kaliwanagan at biyaya ngayon sa pamamagitan ng lesson na may pamagat na The New Covenant Established with the Blood of Jesus. Ang lahat ng ito ay aming idinadalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus na naniniwala na ang lahat ng ito ay matutupad at siya'y puno ng pag-ibig at biyaya. Amen. Ngayon na ang oras upang magpatotoo tungkol sa The New Covenant Established with the Blood of Jesus ng Lesson 12 ng Intermediate Level. Umaasa ako na panatilihin mong mabuti ang mga salita ng patotoo sa iyong puso at magkaroon ng maraming kaliwanagan at maging kagamit-gamit ang oras na ito para sa bawat isa. Ngayon naman, atin ang kilalanin ng instructor na si Jong Jaesong ng Thomas Tribe ng Shincheonji Church of Jesus na maghahatid ng mensahe ng The New Covenant Established with the Blood of Jesus. Mga pastor, seminarista at mananampalataya sa buong mundo na naghahangad ng kaharian ng langit at buhay na walang hanggan. Kamusta? Ako, si Jong Jaesong, ang head instructor ng Iksan Church na kabilang sa Thomas Tribe ng Shincheonji Church of Jesus. Taus-puso akong nagpapasalamat sa lahat ng mga dumalo sa Shincheonji Online Seminar na ito tungkol sa patotoo ng pahayag sa bawat kabanata ng luma at bagong tipan. Ang salitang tatalakayin natin ngayon ay ang Intermediate Lesson 12, The New Covenant Established with the Blood of Jesus. Ang ating main reference ay Luke chapter 22 at titignan din natin ang mga nilalaman ng Revelation chapter 5 at ng Revelation chapter 7. Maaring alam na ng ating mga pastor ang tungkol sa salitang ito at maaari ding hindi pa ninyo ito alam. Gayunpaman, sana maging mahalagang oras ito upang suriin ninyo ang sagot sa pamamagitan ng aking lecture ngayon. At umaasa akong maging mahalagang oras ito para sa inyo upang malinaw na mapagtanto kung ano ang kinalaman ng salitang ito sa atin na nabubuhay sa panahong ito. Magsisimula ako sa maikling paliwanag tungkol sa ating main reference, ang Ebanghelyo ni Luke. Ang Ebanghelyo ni Luke ay naisulat humigit kumulang 2,000 taon na ang nakakalipas. Ang tagapagsulat nito ay isa sa mga naniniwala at sumusunod kay Jesus na si Luke, na siya rin sumulat ng aklat ng Acts. Ang importante ay ang ating main reference ngayon, na isulat sa Luke chapter 22 ang pagtatag ni Jesus ng bagong tipan. Ang pamagat ng ating aaralin ngayon ay ang bagong tipan ni Jesus na itinatag gamit ang kanyang dugo. Tinatawag itong bagong tipan dahil mayroong lumang tipan na nauna. At kung gayon, una ay alamin natin ang dahilan kung bakit niya itinatag ang bagong tipan.
Sa salitang nasa Exodus chapter 19 verses 5 to 6 ay malinaw nating makikita ang tungkol sa unang tipan. Naisulat dito ang paggawa ng tipan ng Diyos sa physical Israel. Inutos ng Diyos kay Moses na kung susundin ninyo ang aking tinig at tutuparin ang aking tipan, kayo ay magiging aking mga pag-aari na higit sa lahat ng bayan at kayo ay magiging isang kaharian ng mga pari at isang banal na bansa. At inutusan niya si Moses na sabihin ang mga salitang ito sa mga anak ni Israel. Sa ganitong paraan ay nakipagtipan ang Diyos sa physical Israel. Kabilang sa mga nilalaman ng tipan na iyon, ang pinakamahalaga at unang utos ay ang nakatala sa Exodus chapter 20 verse 3 na hindi sila dapat sumamba sa ibang mga Diyos. Ngunit kung titignan natin ang 1 Kings chapter 11, ang mga tao ng physical Israel na nakipagtipan ay sumamba at sumunod sa Diyos na hintil dahil ang hari ng Israel na si Solomon ay sumamba sa Diyos na hintil. Dahil dito, natalikuran nila ang pangako nila sa Diyos at nasira ang pangako. Basahin natin ang Hosea chapter 6 verse 7 at tignan kung ano ang sinabi ng Diyos tungkol sa mga tao ng physical Israel na sumuway sa pangako. Like Adam, they have broken the covenant. They were unfaithful to me there. Ang sinabi ng Diyos tungkol sa mga tao ng Israel na sumuway at tinulukuran ang kanyang pangako sa Diyos ay sumuway sila sa tipan, gaya ni Adan, at nagsagawa sila ng kataksilan sa kanya. Sa huli, ang mga tao ng physical Israel na naipanganak sa lahi ni Adan na makasalanan ay tumalikod din sa kanilang tipan sa Diyos tulad ni Adan at sila ay nagtaksil. At dahil sa pagtataksil ng physical Israel ay sinabi sa Hebrews chapter 8 verse 7 na nagkaroon ng kapintasan sa unang tipan. Dahil nagkaroon ng kapintasan sa unang tipan ay nangako ang Diyos na lilikha ng bagong bagay sa pamamagitan ng propeta ng lumang tipan na si Jeremiah. Makikita natin sa Jeremiah chapter 31 verse 22 na nangako ang Diyos na lumikha ng isang bagong bagay. Ang bagong bagay ay bagay na naiiba sa dating bagay. Ang paglikha ng bagong bagay ay ang paglikha ng kaharian ng Diyos na walang kasalanan at ang pagkumpleto nito ay ang paglikha ng bagong langit at bagong lupa na nasa Revelation chapter 21. Sa ibang salita, ang paglikha ng bagong bagay ay tumutukoy sa paglikha ng bagong langit at bagong lupa na Shincheonji. Ito ang paglikha ng bagong bagay. Para sa paglikha ng bagong bagay o ng bagong langit at bagong lupa ay ipinangako ng Diyos ang dalawang napaka-importanteng bagay kay Jeremiah. Dalawang pangako ito para matupad ng Diyos ang bagong bagay na ito. Ang una ay ang pangakong magasik ng dalawang uri ng binhi na naisulat sa Jeremiah chapter 31 verse 27. At ang pangalawa ay ang pangakong gagawa siya ng bagong tipan na naisulat sa Jeremiah chapter 31 verse 31. At ito na rin ang ating pangunahing punto sa araw na ito. Ipinangaral ng Diyos ng humigit kumulang 600 taon ang dalawang pangakong ito para sa paglikha ng bagong bagay at pagkalipas ng 600 taon ay dumating ang panahon ng unang pagparito ni Jesus at natupad ang pangakong ito. Ang Diyos na nangako ay dumating kay Jesus at ang propesiyang binigay niya sa pamamagitan ng propetang si Jeremiah, nagagawa siya ng bagong tipan, ay kanyang tinupad. Ito ang nilalaman ng ating main reference ngayon na Luke chapter 22 verses 14 to 20.
Basahin natin ito. When the hour came, Jesus and his apostles reclined at the table. And he said to them, I have eagerly desired to eat this Passover with you before I suffer. For I tell you, I will not eat it again until it finds fulfillment in the kingdom of God. After taking the cup, he gave thanks and said, Take this and divide it among you. For I tell you, I will not drink again of the fruit of the vine until the kingdom of God comes. And he took bread, gave thanks, and broke it, and gave it to them, saying, This is my body given for you. Do this in remembrance of me. In the same way, after the supper, he took the cup, saying, This cup is the new covenant in my blood, which is poured out for you. Sa ating binasa ay makita natin na ang Diyos na nangako sa pamamagitan ng propeta ng lumang tipan ay dumating kay Jesus at itinatag niya ang bagong tipan na kanyang ipinangako. Ang bagong tipan na ito ay ang pangakong binigay ni Jesus sa kanyang mga disipulo. At ang bagong tipan ay ginawa sa gabi ng Paskuwa. Ang mahalaga ay ang nilalaman ng bagong tipan. At ang nilalaman nito ay hindi na iinumin ang katas ng ubas hanggang sa dumating ang kaharian ng Diyos at hindi kakainin ang pagkain ng Paskuwa hanggang sa ito'y ganapin sa kaharian ng Diyos. Sa ibang salita, kapag dumating na ang kaharian ng Diyos, kapag natupad na ang kaharian ng Diyos, ay kakainin at iinumin muli ang katas ng ubas o ang pagkain ng Paskuwa. Kung ibubuod natin ito, ang pangunahing punto ng bagong tipan ay pinangako niyang sa second coming ng Panginoon na siyang panahon na dumating at matutupad. Ang kaharian ng Diyos ay makakain muli ang dugo at laman ni Jesus o ang pagkain ng Paskuwa sa kaharian ng Diyos. Kung gayon, ay kailan kaya matutupad ang bagong tipan na ito? Ang bagong tipan ay ang aklat ng Revelation. Kung ang bagong tipan ay ang Revelation, ang panahon ng katuparan ng Revelation na panahon ng second coming ng Panginoon ay ang panahong matutupad ang bagong tipan. Ang second coming ng Panginoon kung kailan dadating ang kaharian ng Ama, ang panahon ng katuparan ng bagong tipan. Dapat masunod nating mga mananampalataya ang bagong tipan. Upang masunod natin ang bagong tipan, ay kailangan natin kainin ang dugo at laman ni Jesus sa ipinangakong kaharian ng Ama. At para masunod natin ang bagong tipan, ay dapat nating malaman kung ano ang dugo at laman ni Jesus o ang pagkain ng Paskuwa na kailangan nating kainin. Kaya alamin natin ang tunay na kahulugan ng pagkain ng Paskuwa, ang dugo at laman ni Jesus na dapat nating kainin. Upang maiwasan ng mga Israelita ang salot noong panahon ni Moses, ay nagpatay sila ng kordero para ihawin at kainin ang laman nito at ilagay sa dalawang haligi ng pinto at sa itaas ng pintuan ang dugo ng kordero. Sa ganitong paraan ay lumampas sa kanila ang salot. Ang paglampas ng salot ay tinawag na Paskuwa. Si Jesus na nagligtas sa atin mula sa ating mga kasalanan ay inihambing sa pangyayaring ito noong panahon ni Moses. At sa John chapter 1 verse 29 ay tinawag siyang kordero. Kung gayon, ano kaya ang dugo at laman ng korderong si Jesus na dapat nating kainin? Sa John chapter 6 verses 51 to 58 ay sinabing si Jesus ang tinapay ng buhay na bumaba galing sa langit. Kung gayon, si Jesus ay ang pagkain ng langit.
Siya mismo ang pagkain ng langit. Kailangan natin kainin si Jesus. Kung paano natin kakainin ang dugo at laman ni Jesus? Sinabi ni Jesus na mabubuhay lamang tayo ng walang hanggan kung kakainin ang kanyang dugo at laman. Kung gayon, ano nga ba ang dugo at laman ni Jesus na dapat nating kainin at inumin para sa buhay na walang hanggan? Ito ay walang iba kundi ang salita ng buhay ni Jesus. Ang salita ng buhay ni Jesus ay ang aktwal na katauhan ng dugo at laman ni Jesus. Ang pangunahing punto ng bagong tipan na itinatag ni Jesus sa Luke chapter 22 ay ang pangakong sa panahon ng second coming ng Panginoon kung kailan matutupad ang kaharian ng Ama ay makakain muli sa kaharian ng Ama ang salita ng buhay ni Jesus na pagkain ng Paskuwa. Mahalaga ito, kaya't uulitin ko. Ang pangunahing punto ng bagong tipan na itinatag ni Jesus sa Luke chapter 22 ay ang pangakong sa panahon ng second coming ng Panginoon kung kailan matutupad ang kaharian ng Ama ay makakain muli sa kaharian ng Ama ang salita ng buhay ni Jesus na pagkain ng Paskuwa. Ang dapat nating malaman bilang mga mananampalataya ay tiyak na tutupa rin ng Diyos at ni Jesus ang kanilang mga pangako. Kung gayon, tayong mga mananampalataya ay dapat ding tumupad sa bagong tipan na ito. Dapat alam natin ang nilalaman ng bagong tipan para kapag natutupad na ang bagong tipan, tayo ay makapaniwala at makasunod dito. Upang tayo ay makatupad sa bagong tipan, ay tignan natin kung anong nilalaman ito ang dapat nating malaman. Una, dapat alam natin kung nasaan ang ipinangakong kaharian ng Ama kung saan makakain natin ang dugo at laman ni Jesus. Pangalawa, dapat alam natin kung sino, sa anong panahon ang mga tao o ang aktwal na katauhan ng mga kakain ng dugo at laman ni Jesus na siyang pagkain ng Paskuwa. Pangatlo, dapat nating malaman kung paano o sa anong proseso nating makakain ang dugo at laman ni Jesus. Pang-apat, dapat nating malaman kung ano ang resulta na makukuha ng mga kumain ng dugo at laman ni Jesus o ang mga tumutupad sa bagong tipan. Dapat alam natin ang malinaw ang mga nilalaman na ito ng bagong tipan para sa panahon ng second coming ng Panginoon. Kung kailan matutupad na ang mga ito sa bagong tipan na revelation, tayo ay makakapaniwala at makakatupad sa tipan. Kung gayon ay simulan natin sa ipinangakong kaharian ng Ama kung saan makakain natin ang pagkain ng Paskuwa na dugo at laman ni Jesus na kailangan natin kainin sa second coming ng Panginoon, ang panahon na matutupad ang bagong tipan. Nasaan kaya ito? Sa second coming ng Panginoon, ang panahon ng katuparan ng bagong tipan na revelation ay lilitaw ang kaharian ng Diyos na binili gamit ang dugo ni Jesus o ang kaharian ng Ama tulad ng salitang nasa Revelation chapter 5 verses 9-10. Sa apat na ebanghelyo, makikita natin sa Matthew chapter 8 verses 11-12 ang tungkol sa kahariang ito. Sinabi na ang mga anak ng kaharian ay itatapon sa labas at mayroong mga manggagaling mula sa silangan at kanluran. Sinabi na sila ang mauupo sa kaharian ng langit. Ang kaharian ng langit na ito ang ipinangakong kaharian ng Ama. Kung gayon, paano kaya nagtipon ang mga nanggagaling mula sa silangan at kanluran na mauupo sa kaharian ng langit? Tulad ng salitang nasa Revelation chapter 14 verses 14-16, sila ang mga mananampalatayang tulad ng trigo na naani. Sila ay mga butil. Ang kamalig kung saan natipon ang mga naaning butil ay ang kaharian ng langit
kung saan mauupo ang mga nanggaling sa silangan at kanluran. At ito ang kaharian ng Ama na ipinangako sa bagong tipan. At sa Revelation chapter 7 ay makikita natin na ang mga naani sa ganitong paraan ay sinelyohan at sa pamamagitan nila ay nalikha ang naselyohang 144,000. At nakatala din doon na lalabas ang multitude in white, ang mga taong pumunta sa 12 tribes na naghugas ng kanilang mga damit gamit ang dugo ni Jesus. Kung gayon, ang 12 tribes na ito kung nasaan ang naselyohang 144,000 at ang multitude in white ay ang ipinangakong kaharian ng Ama, ang kaharian ng langit, ang kamalig. Ang lugar na ito, ang kahariang binili sa dugo ni Jesus. Ito, ang kahariang walang kasalanan na sinasamahan ng Diyos at ni Jesus. Makikita natin sa Revelation chapter 14 verses 1-5 na ang lugar kung saan sumasama ang trono ng Diyos at ang kordero na si Jesus at kung nasaan ang mga naanin paunang bunga na 144,000 ay ang Mount Zion. Ang Mount Zion na ito, ang kamalig, at ito ang kaharian ng Ama o ang kaharian ng langit. Ang lugar na ito ay ang 12 tribes. Ang katotohanan na sumasama dito ang Diyos at si Jesus ay nangangahulugang walang kasalanan sa kaharian ito. Gaya ng salitang nasa Revelation chapter 21 verses 1-4, mayroong kaharian kung saan dadating ang Diyos at ang kaharian ng langit. Ito ang bagong langit at bagong lupa na malilikha pagkatapos mawala ang unang langit at unang lupa at ang dagat. Ito ang kaharian ng Ama kung saan makakain ang ipinangakong pagkain ng Paskuwa. Ito ang kaharian ng Diyos kung saan darating ang Diyos, si Jesus at ang langit at sasama magpakailanman. Sa huli, ang paglikha ng bagong langit at bagong lupa na walang kasalanan at sinasamahan ng Diyos ay ang paglikha ng bagong bagay na ipinangako sa pamamagitan ng propetang si Jeremiah. Kaya ayon sa nakita natin sa Biblia, ang kaharian ng Ama kung saan makakain natin ang pagkain ng Paskuwa na ipinangako sa bagong tipan ay ang bagong kaharian at bagong bayan na 12 tribes. Ang ipinangakong bagong langit at bagong lupa na Shincheonji 12 tribes ay ang kaharian na likha ayon sa pangako ng bagong tipan. Kaya ang organisasyon at ang pangalan ng simbahan ay tila itinatak ng selyo. Ang lahat ng ito ay nalikha ayon sa pangako ng bagong tipan. Ang paglikha ayon sa pangako ng bagong tipan ay nangangahulugang tinupad ang bagong tipan ni Jesus na siyang nangako. Kung gayon ay dapat tuparin din nating mga mananampalataya ang pangakong ito at maging kabilang sa 12 tribes. Ito ang landas na dapat nating lakaran bilang mga mananampalataya. Ngayon naman ay alamin natin kung sino ang mga aktwal na katauhan na kakain ng pagkain ng Paskuwa, ang dugo at laman ni Jesus sa kaharian ng Ama tulad ng nakapangako. Basahin natin ang Revelation chapter 5 verses 9-10 para malaman ito. And they sang a new song, "You're worthy to take the scroll and to open its seals, because you were slain, and with your blood you purchased men for God from every tribe and language and people and nation. You have made them to be a kingdom and priest to serve our God, and they will reign on the earth." Ang binasa nating salita sa Revelation chapter 5 verses 9-10 ay napaka-importante. Ito ay tungkol sa kaharian ng Diyos na binili gamit ang dugo ni Jesus sa panahon ng katuparan ng bagong tipan na Revelation.
Tungkol din ito sa mga pari ng kaharian ng Diyos na binili din sa dugo ni Jesus. Ang mga pari ng kaharian ng Diyos ay ang naani at naselyohang 144,000 ng 12 tribes na may kita din natin sa Revelation chapter 7. At tulad na makikita natin sa Revelation chapter 7, verse 13 to 14, ay mayroon ding multitude in white na naghugas ng kanilang mga damit sa dugo ni Jesus at pinaputi ito at lumabas patungo sa 12 tribes ng kaharian ng Diyos. Sa ganitong paraan, ang mga pari at ang multitude in white ng kaharian ng Diyos ay ang mga aktwal na katauhan ng mga taong kakain ng pagkain ng Paskuha, ang dugo at laman ni Jesus, ayon sa nakapangako sa bagong tipan. Ang 12 tribes ng bagong kaharian at bagong bayan ng pamilya ng Diyos ang mga napalaya sa kasalanan sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, tulad na makikita natin sa Revelation chapter 1 verses 5 to 6. At sila ay gagawing kaharian at mga pari ng Diyos. Ang pamilya ng 12 tribes ng kaharian ng Diyos na tumupad sa bagong tipan ay ang mga taong isinulat sa puso't isipan ang batas ng Diyos. Sila ang mga naselyuhan. Tulad ng mababasa natin sa Hebrews chapter 8 verses 10 to 12. Ang mga naselyuhan sa 12 tribes ang mga tumupad sa bagong tipan. At ang sinabi ng Diyos ukol sa kanila ay hindi na niya aalalahanin ang kanilang mga kasalanan. Kaya sila ang aktwal na katauhan ng mga napatawad sa kasalanan. Dapat alam natin ang bagong tipan ng Revelation upang tayo'y makapaniwala at makasunod sa bagong tipan sa panahong natutupad ito. Ngunit ang tanong ay hindi lamang kung alam ba natin ito o hindi, at hindi rin ito matatapos sa tinutupad ba natin o hindi. Sinabi sa Revelation chapter 22 verses 18 to 19 na kapag tayo ay magdagdag o magbawas sa aklat ng Revelation, ay hindi tayo makakapasok sa kaharian ng langit at makakatanggap tayo ng mga salot. Dapat alam natin ang bagong tipan na Revelation para makapaniwala at makasunod tayo sa panahong matutupad ang ipinangakong bagong tipan at makapasok tayo sa kaharian ng langit na ating pag-asa. Kaya ang aktwal na katauhan ng mga kakain ng pagkain ng Paskuha na dugo at laman ni Jesus ayon sa pangako ay ang 144,000 at multitude in white ng 12 tribes na lilitaw sa panahon ng katuparan ng Revelation. Ang dugo ni Jesus ay ginamit para sa paglikha ng 12 tribes na ito. At ang bisa ng dugong iyon ay lumitaw din ngayon sa panahon ng katuparan ng Revelation. Ang 144,000 at ang multitude in white ng 12 tribes na napatawad sa kasalanan ang mga tutupad sa bagong tipan. Kaya mapapatawad ang kanilang mga kasalanan at sila ay maliligtas. Para maabot natin ang pag-asa ng ating buhay pananampalataya na langit at kaligtasan, umaasa ako na lahat tayo ay tutupad sa bagong tipan at maging kabilang ng 12 tribes para tayo ang magiging mga tunay na anak na kinikilala ng Diyos. Upang mapatawad tayo sa ating mga kasalanan at tayo'y maligtas, ay kailangan nating kainin ang pagkain ng Paskuha, ang dugo at laman ni Jesus. Alamin naman natin ngayon kung paano at sa anong proseso makakain ng pamilya ng Diyos na kabilang sa 12 tribes ang pagkain ng Paskuha na dugo at laman ni Jesus. Basahin natin ang salitang nasa Revelation chapter 1 verse 1. The revelation of Jesus Christ which God gave him to show his servants what must soon take place. He made it known by sending his angel to his servant John. Upang tayo tumupad sa bagong tipan ay kailangan nating kainin ang dugo at laman ni Jesus na pagkain ng Paskuha o ang hayag na salita ni Jesus.
Alamin natin kung sa anong proseso mapapakinggan at makain ang hayag na salita ni Jesus sa kaharian ng Ama. Malalaman natin sa salitang pahayag na ito ay selyado noon. Sa salitang nasa Revelation chapter 5 verse 1 ay makikita nating may isang aklat sa kamay ng Diyos na nakasara gamit ang pitong selyo. Ang aklat na ito ay ang lihim ng langit, ang aklat ng Revelation ng bagong tipan. Sinabi na walang sino man sa ibabaw o ilalim man ng lupa na makakapagbukas o makakatingin man sa loob ng aklat na ito. Ngunit, kinuha ni Jesus ang aklat na ito at sa Revelation chapter 6 at chapter 8, ang lahat ng pitong selyo ay tinanggal ni Jesus na nagtagumpay. Dahil binuksan ni Jesus ang lahat ng pitong selyo, hindi na ito nakasarang aklat, kundi nakabukas na pahayag. Ito ang dahilan kung bakit sinabing ito ang pahayag ni Hesukristo. Ang mahalaga ay ang pahayag ng bukas na aklat na ito, ang aktwal na katauhan ng dugo at laman ni Jesus na pagkain ng Pasko na makakain sa panahon ng ikalawang pagparito ng Panginoon kung kailan matutupad ang ipinangakong kaharian ng Ama. Kaya ang pakikinig at pagkain sa hayag na salita ng bukas na aklat na ito ay ang pagkain sa pagkain ng Paskuwa at ang pagtupad natin sa bagong tipan. Makikita natin sa Revelation chapter 10 verses 1 and 2 na ang nabuksang aklat na ito ay binigay ni Jesus sa anghel. At sa Revelation chapter 10 verses 8 to 10, ay makikita natin na ang anghel na nakatanggap sa bukas na aklat ay binigay ito kay John at pinakain sa kanya. At ayon sa salitang nasa Revelation chapter 10 verse 11, si John na nakakain ng pahayag ng bukas na aklat ay magpapahayag muli sa mga bayan, mga bansa, mga wika at mga hari. Nang ipinangaral ang hayag na salitang ito, ay mayroong mga nakinig sa salita, sumunod at lumabas at sila ang 12 tribes ng bagong kaharian at bagong bayan ng Diyos na makikita natin sa Revelation chapter 7. Sila ang aktwal na katuuhan ng mga lingkod na nakinig sa hayag na salita at tumupad. Kung titignan natin ang prosesong ito, ang tanging paraan upang mapakinggan at makain natin ang salita ni Jesus na pagkain ng Paskuwa, ang pahayag na ito ay ang makilala si John na nakatanggap at nakakain sa bukas na aklat na ito. Ngunit may isang napakahalagang bagay dito. Sa panahong matutupad ang bagong tipan na Revelation, hindi si Apostle John na disipulo ni Jesus 2,000 taon na ang nakalipas ang kakain at mangangaral ng pahayag na ito. Sinabi sa Hosea chapter 12 verse 10 na nagbigay ang Diyos ng mga talinghaga sa pamamagitan ng mga propeta. Kaya sa panahon ng katuparan ng Revelation ay may ipinangakong pastor na si New John na lilitaw sa posisyon ni Apostle John at siya ang aktwal na katauhan ng ipinangakong pastor na kakain at mangangaral ng pahayag na pagkain ng Paskuwa. Kung hindi natin makikilala ang ipinangakong pastor na si New John, ay hindi natin mapapakinggan at makakain ang dugo at laman ni Jesus na pagkain ng Paskuwa o ang hayag na salitang ito. Kung gayon ay hindi rin natin matutupad ang bagong tipan. Ang prosesong ito ay hindi ipinasya ng tao. Ito ang prosesong ipinangako ng Diyos at ni Jesus. Kaya sa panahong natutupad na ang bagong tipan, ang tanging paraan para makain natin ang dugo at laman ni Jesus na pagkain ng Paskuwa ay ang makilala ang ipinangakong pastor na si New John na nakakain sa bukas na aklat at mapakinggan ang hayag na salita. Ito lamang ang tanging paraan para tumupad tayo sa bagong tipan.
Kaya para sa atin na tumutupad ng bagong tipan, ang ipinangakong pastor na si Nugent ay napaka-importante. Ang dahilan kung bakit mahalaga ang ipinangakong pastor na ito na nakatanggap sa bukas na aklat ay dahil ang bagong tipan na aklat ng Revelation kung saan isinulat ng Diyos ang lihim ng langit ay nasa loob ng tiyan ni John. Iisa lamang ang bukas na aklat na ito. Iisa lang din ang ipinangakong pastor na nakakain sa bukas na aklat. Kaya, bukod sa ipinangakong pastor na si Nugent, ay walang sinuman ang makakapaghatid ng salita ng bukas na aklat na siyang dugo at laman ni Jesus. At wala kahit kanino ang bukas na aklat ng pahayag na ito. Dapat nating makilala si Nugent na nakatanggap at nakakain sa bukas na aklat na ito at nakakita at nakarinig sa mga pangyayari ng aklat at matanggap sa kanya ang patotoo sa kanyang nakita at narinig upang malaman natin ang mga pangyayari ng Revelation at upang tayo'y makatupad at gumawa ayon sa nilalaman ng Revelation. Ito hindi lamang tungkol sa ating kaalaman kundi napakahalagang bagay ito na maghahati sa langit at impyerno. Sa panahong tinutupad ni Jesus ang bagong tipan na Revelation, ay pinapakita niya ang lahat ng kanyang tinutupad kay Nugent na nakatanggap at nakakain sa bukas na aklat o ang pahayag na dugo at laman ni Jesus. Sinabi sa Revelation chapter 22 verse 8 na akong si John ang nakarinig at nakakita ng mga bagay na ito. Paulit-ulit na sinasabi sa aklat ng Revelation ang mga salitang at nakita ko. Nangangahulugan ito na sa panahon ng ikalawang pagparito ng Panginoon kung kailan natutupad ang aklat ng Revelation ay may isang taong nakakita at nakarinig sa lahat ng mga pangyayaring nasa Revelation. Ang isang taong ito ay ang ipinangakong pastor na si Nugent. Si Nugent na nakakita at nakarinig sa lahat ng ito ay ginawang mensahero ni Jesus ayon sa mababasa natin sa Revelation chapter 22 verse 16 at binigay sa kanya ang tungkuling magpatotoo sa mga pangyayari ng Revelation na kanyang nakita at narinig sa mga simbahan. Dapat itong tinutupad ng ipinangakong pastor na si Nugent na nakatanggap ng tungkuling ito. Kung tayo'y mga mananampalatayang nais tumupad sa bagong tipan upang makarating sa kaharian ng langit, ay dapat matuwa tayo na lumitaw na ang mensahero ni Jesus, ang ipinangakong pastor na si Nugent, at dapat tayong makinig sa kanyang salita para maunawaan at masunod natin ito. Ayon sa pagsusuri natin gamit ang Biblia, ang ipinangakong pastor na maghahatid ng hayag na salita ni Jesus o ang dugo at laman ni Jesus na pagkain ng Paskuwa na ipinangako sa bagong tipan ay ang isang nagtagumpay na si Nugent. Ibabahagi ko na ang konklusyon tungkol sa bagong tipan na itinatag sa dugo ni Jesus na aking pinatutuo ngayon. Una, ang pangunahing punto ng bagong tipan ay ang pangako na sa panahon ng ikalawang pagparito ng Panginoon kung kailan darating ang kaharian ng Ama ay makakain mula doon sa kaharian ng Ama ang salita ng buhay ni Jesus na pagkain ng Paskuwa. Ang pangalawa ay ang kaharian ng Ama kung saan makakain ang pagkain ito. Ang lugar na ito ay ang bagong kaharian at bagong bayan ng Diyos na 12 tribes. Si Jesus ay nangako at tinubos ang mga tao gamit ang kanyang dugo at lumikha siya ng kaharian na 12 tribes. At ito ang kaharian ng Diyos. Ang paglikha ng 12 tribes na ito ang katuparan ng bagong tipan. Ang pangatlo, ang aktwal na katauhan ng mga kakain ng dugo at laman ni Jesus ay ang 144,000 at ang multitude in white ng 12 tribes. At ang pang-apat, ang tanging paraan upang makain ng dugo at laman ni Jesus na pagkain ng Paskuwa ay sa pamamagitan lamang ng isang nagtagumpay na si Nugent na dumating ayon sa pangako. At ang huli, ang resulta ng kumain ng dugo at laman ni Jesus o ng mga tumupad sa bagong tipan
ay gagawin silang kaharian at mga pari ng Diyos. Kaya magiging mga pari sila ng Diyos at ang karamihang nakaputi na maghuhugas gamit ang dugo ay mapapatawad sa kasalanan at maliligtas. Sa ibang salita, ang konklusyon sa salita natin ngayon ay ang mga taong kumain ng pagkain ng Paskuwa at tumupad sa bagong tipan ay mapapatawad sa kasalanan at makakamit ang kaligtasan at kaharian ng langit. Ibinahagi ko ngayon ang Intermediate Lesson 12, The New Covenant Established with the Blood of Jesus. Sa susunod na seminar ay mapapatotoo ang tungkol sa Word in the Beginning and Being Born Again na makikita natin sa John chapter 1 at John chapter 3. Ang susunod na instructor na magpapatotoo ng salita ay mas mahusay pa sa akin at mas magaling magpatotoo ng salita. Kaya sana, huwag ninyo itong palampasin at kayo'y makadalo at maging mapagpalang oras ito para sa inyo. Iisa tayo sa Diyos, kay Jesus at sa Biblia. Isisigaw ko na ang We Are One. Magpapasalamat ako kung sasamahan ninyo ako. Iisa tayo sa Diyos, kay Jesus at sa Biblia. We Are One! Manalangin tayo sa Diyos. Maraming salamat po, Amang Diyos, sa pagbibigay po ninyo sa amin ng makalangit na pagkain at dahil ipinagkaloob po ninyo sa amin ang kaunawaan at pagpapala, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat. Tulad ng salitang ipinagkaloob po ninyo ngayon, mangyaring bigyan niyo po kami ng biyaya para kami po ang maging mga tunay na mananampalataya na tutupad sa bagong tipan na itinatag ni Jesus at mapasaya namin kayo at si Jesus. Sa lahat ng mga pastor, seminarista at mananampalataya na nakadalo ngayon, ay mangyaring ibigay po ninyo ang walang katapusang pagpapala at pagmamahal. At sa mahirap na panahong ito ay protektahan po ninyo sila para manatili silang malusog at para hindi rin po masaktan ang kanilang mga puso. Gabayan po ninyo ang lahat ng nais makinig sa inyong salita. Ama, para sa lahat sila ay makadalo sa susunod na seminar at idinadalangin ko po na maging mahalagang oras po ito ng pagpapala. Ang lahat ng ito ay dinadalangin po namin sa ngalan ni Jesus na nagbayad sa aming sala. Amen. Maraming salamat sa inyong pakikinig hanggang sa dulo. Salamat! Ano ang salita sa pasimula? Ano ang ibig sabihin ng ipanganak na muli? Ang salita sa pasimula ay ang Diyos. Ang pagiging ipinanganak na muli ay nangangahulugan na pagiging ipinanganak na muli sa Espiritu. Kung ikaw ay may tunay na pananampalataya sa Diyos at kay Jesus at sa kanyang salita, hindi ka dapat magtapos sa pakikinig sa mga salitang ito. Ngunit kailangan magsikap na may panganak muli sa tubig ng buhay sa pamamagitan ng pagsunod sa mga salitang ito. Naniniwala ako na ito ay isang oras ng kaliwanagan at biyaya kasama ng mga mahalagang salita. Sa susunod na aralin, ibabahagi namin sa bawat isa ang The Word in the Beginning and Being Born Again na Lesson 13 ng Intermediate Level. Umaasa ako na dadalo ka rin sa susunod na Intermediate Seminar at ito ay magiging isang mahalagang oras ng kaliwanagan. Testimony on the Revelation of the Old and New Testaments by Chapter, ang online seminar ng Shincheonji ay sabay-sabay na binobroadcast sa iba't ibang wika sa buong mundo sa pamamagitan ng opisyal na channel sa YouTube ng Shincheonji. Kaya naman, ang sino man ay maaaring makinig sa mga salitang ito kung ilalagay nila ang kanilang isipan dito. Bilang karagdagan sa mensahe ngayon, kung meron kang anumang mga katanungan tungkol sa Shincheonji Church of Jesus at sa Word of Revelation, mangyaring makipag-ugnayan sa kinatawan na numero ng bawat tribe na ipinapakita sa screen. Ngayon, isasara ko na ang lahat ng mga programa sa pamamagitan ng panalangin na itinuro sa atin ng Panginoon. Our Father, who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one.
For yours is the kingdom, the power, and the glory forever and ever. Amen. Maraming salamat sa lahat ng nakiisa sa amin.